hello guys, I'm Kuya Quotes and I'm back. So nandito naman tayo sa panibagong nating content about sa Dragonari. Papakita ko sa inyo yung mga bagong update ngayon sa ating game. Kaya makikita nyo sa umpisa, iba na yung background. Version 2 na siya. Version 2.0. Kaya nagbago na. Nagbago na rin yung UI, user interface niya sa loob. Tapos dito, may makikita kayong logo ng Dragonari Kart. Ayan. Limited Fusion. Pinaliwanag ko na ng nakaraang video ko na pagsasamahin yung 2 rare dragons tapos magkakaroon ka ng 1 card. Tapos, doon tayo sa cards. Sa cards, yan, nagbago na rin yung itsura. Naging katulad na siya doon sa update sa marketplace. So, pwede na rin baguhin yung itsura ng mga dragon. So, ayan, magic power appearance na nagkakahalaga ng 100 CYT. Pwede nyo, kung gusto nyo baguhin yung itsura ng dragons nyo, yan, pwede nyo dyan. Tapos, nagiba na rin yung itsura dito sa cave. So, nagiba na yung mga nest, barracks, yung forge natin, pati yung mga icon ng mga rings ng mga equipments na nakukuha natin sa Ember Mission. Yan, nagbago na rin sila ng itsura. Tiara, mga common ring. So, pwede na natin silang i-combine. Pag nakabuo ka ng 5, ito, katulad nito, 5 common storm ring. Magbabayad ka ng 200 CYT at magiging na siyang next rarity na ring. So, pa mga nagbago. Yan, meron ng dungeon. Ayan, makikita nyo. Ito na yung bagong pinaka-update nila, yung dungeon. So, ina-try ko na siya at hindi tayo naka-clear ng isang wave, natalo tayo. So, ito-try ko siya ulit ngayon. Hindi ko na i-record. So, ito. Papakita ko sa inyo kung paano yung laban sa loob ng dungeon. Yan. So, dito meron ng mga hotkeys, may tab, tapos QWERT na hotkeys na pwede nyo gamitin para sa pag-skill ng mga dragon nyo. Dito sa dungeon, hindi ka pwede mag-automatic dito. So, kailangan i- mano-mano o manual mong gagamitin yung mga skill ng dragon mo. Ayan, katulad nito ni nung earth natin. So, hindi pa ako ganun kasanay dito sa hotkeys. So, kiniklik-klik ko muna siya. Ayan, mano-mano din yung pag-heal para sa wind dragon natin. As makita nyo dito, inuuna ko yung electric kasi ito yung damage dealer nila. Ayan, so far, okay naman. Tapos ginamitan ko ng shield. Ng skill ng wind. Tapos heal ulit. Spam lang ng skill. Kailangan dito medyo mabilis ka mag-skill at kailangan tatama yung skill mo sa mga dragon. Kasi kapag pinindot nyo yung skill, yan, nagkakaroon ng parang target na logo. So, kailangan mag-green para tumama yung skill doon sa dragon na tatargetin nyo. Ang payo ko sa inyo dito, kailangan tatargetin nyo isang dragon lang muna, ibubuhos nyo lahat ng skill doon. Kung kunyari, ang uunahin nyo is yung healer o kaya yung damage dealer nila. Yan, katulad nito, inuna ko yung damage dealer na electric. Yan, patay na yung electric. Buhos nyo lang lahat ng skill. Yan, dalawang skill ng mga dragons natin, di ba? Binubuhos ko na ngayon sa ice. Tapos, shield lang ang earth element at heal, spam heal ang dalawang wind natin. Yan, medyo nakikita nyo, medyo nagamay ko na. Heal lang natin. Tinututo ko sa tatlong dragons yung heal ng wind element. Kasi pang tatlong dragon siya. Yan, i-spam ko na ng skill yung, yun, patay na yung ice. Natitira na lang dalawang earth element na dragon at saka water. So, unahin natin yung water. Yan, buhusan lang natin ng skill, kuryentehin natin yan. Inihil pa niya yung mga earth element niya. Yun, patay na. So, dalawang earth element na lang. Ito, madali na lang to. Kasi wala na silang damage. Puro kunat na lang to. So, boost na natin lahat ng skill natin sa isa muna. So, dito, hindi naman kailangan ganun kakabilis. Kailangan dito, yung precision mo sa pag-click ng skill. Kailangan tatama. Kasi minsan, makikita nyo, pag nagpupula yung logo ng target ng skill, hindi pumapasok yung skill. So, kailangan, isa, i-sure nyo na, magkukulay green yung target logo ng
skill natin. Yung katulad nun, yung pula, hindi tumama. So, ulitin nyo na naman. So, sayang yung segundo o yung turn. Kasi umiikot yung skill eh. Umiikot yung turn ng mga skill ng dragon. So, kailangan isasakto nyo na tumama sa kalaban yung mga skill o sa mga dragons nyo kapag heal or shield. Para hindi masayang yung oras. Makaka-clear din sa wakas. Ayun! You won! Very nice. Yan, so nakakulit tayo. Nakakuha tayo ng 500 obsidian. So sa isang panalo sa dungeon, katumbas ng 500 obsidian, ikumpara mo sa ember na 200 lang. So dalawang dungeon ka lang sa isang araw. Tapos na agad yung alchemy mission mo. So magkakaroon ka na agad ng minted CYT. Makadalawang dungeon ka lang. So okay to. Tapos meron nga siyang update si Alejo na yung mga nag-top 10, nakakuha sila ng mga rewards. Siguro sa in the future events, baka magkaroon pa ng mga panibagong mga rewards para sa mga nakakapunta sa top. Mga top dragons na paramihan kasi ng ano doon, ng mga napapatay na mga dragons sa dungeon. So, yun lang muna guys. Hanggang sa susunod ulit na update. Kung di pa kayo nakasubscribe, click nyo lang dyan sa baba. And subscribe button and bye!